Ito bang lahat ang meron kayo ngayon? Lupa, pwesto, sarili nyong lupa yung pwesto, may farm kayo, may cafe kayo. Lahat ba to ay pinangarap ninyo? Yes, yes po. Kasi nung una, bago tayo, ano, yung sinusundo kita, naglalakad pa ako. Sabi ko, pangarap ko nun, kahit owner lang na pinakamura na, not ayus-ayusin ko na, sabi ko. Eh, hindi nagtagal. Nagkaroon kami ng sasakyan, gawa ng sipag din namin. Nag-umpisa din kami sa sasakyan. We started na catalog. Talagang... Brochure lang kami nag-start. Sabi ko nga, and then pangarap. Wala kaming puhunan dito. Kundi yung isang catalog lang. Tsaka yung pangarap talaga, yun yung nag-ano sa amin ni Don. Si Sir Dom Pawig po, at saka si Ma'am Jen. Ang pinakasikat na buko pa ngayon dito sa Nueva Vizcaya. Nags! Bago! So ngayon, ipapakita sa atin yung proseso. Paano yung production ng buko pa. Laki ng compound mo. Yes, sir. Inunti-unti ko din, sir, ito. Para magiging maayos. Ay, sa'yo ito? Sa amin yun, sir. Sa'yo rin yan. Dito kami nagsisimulang ano, magbiyak ng buko. Tapos na ba yung biyakan? Oo, tapos na. Magpa-demo lang tayo konti. Oh, sige, sige. Uh-oh. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Yung 500 ml na nakalagay po sa batteries, I know, 25 pesos na din po. Kaya walang tapon. Oo. Yung mga balat. Ayun yung mga dinadry po namin doon sa baba. Para, ano, mga iba kinukuha din na nilang Siyempre. Panggatong. Yung iba din naman na so, nasa mabukad ba? Oo. Gagawin din namin kokopit. Kokopit. Pag may mga mag-order po. Galing. Ginagawa din namin. Pero marami. Kaya maganda din po kung may mga humihingi talaga para mabawasan din yung basura din namin. Kasi everyday naman yung pagbibigay. Kayo na nagpapapitas? Oh, kami na din pinagpapapitas. Sa mga marami na din po dito sa ano, sa Biskaya. Umiikot na din yung mga climber din po namin. Marami na may mga may farm dito. Kasi mga iba kinukuha na din namin sa Quirino and then sa Baler. Layo, no? Pakita mo lang yung gaano yung tigas niya. Diretso na, ganon. Pero meron na kaming ano, meron na kaming inaano na ipapagawang pangkat para yung ano niya, juice niya. Diretso na. Diretso na po. Ganyan lang po. Dapat yung texture yung, niya. Opo. Medyo makapal. Medyo opo. Makapal siya. Meron, para malambot. Pang salad lang po. Kayod lang siya ng kutsara. Parang ganito na. Kayod din na ganyan. Ganyan lang yung kalaki niya. Para matitikma yung sa feeling. Matitikman mo na may buko po. Gaano kadaming buko yung binubuksan araw-araw? 500 ganun po. 500 to 1,000. Depende po sa orders. Sa orders and then yung sa daily po na walk-in po namin. Natatantya na po namin, sir, kung gaano kadami. Kung ano araw yung malakas, ano araw yung mahina. Wednesday, mahina. Yung, opo, ganun. Uh-oh. Monday to Wednesday. Malakas yung Friday, Saturday, Sunday. Ano? Pero depende naman po yung sa mga reserves po namin. Minsan kasi bigla-biglaan yung pag ano nila pag-order. For ship po namin or walk-in na lang din po. So pag nagpapadeliver kayo ng buko, truck? Minsan po pagka ganun po na meron fixed season. Mga,
kwan dito, yung mga tricycle. Oo, kaya na sila. Kaya na nila ng ano, 500 to 1,000 po daily. Wow. Para naman po matulungan din po yung mga ano namin po dito, mga kapitbahay din namin ng mga climber. Mm-hmm. Kaya sabi ko si Kay Dom, kasi sila na yung mga talagang everyday na nag-deliver, na while nakaya pa nila, while sila muna yung ano, sila muna yung pagkuhanan natin. Pag ganun na fix season, saka na lang tayo mag-order ng mga truck-truck, sabi ko na sa kanya. Okay. So yung mga climber ninyo, sarili niyong climber na yun. Meron na po. Mga ilan sila? Limang tricycle. So, araw-araw yan yung lima na yan? Apo. Kahapon, nag-deliver na naman sila. So, mamaya, ngayon, mamaya ulit. Na naman to. Baba na naman mamayang hapon yan. Apo, si... Ano, nag-ahanap pa sila. Sa umaga? Apo, talagang sa trabaho nila talaga. Apo. Yun na yung ano, everyday na ginagawa nila. Mm-hmm. Kaya sabi ko dito sa mga may mga backyard na priority nila itatanim buko. Kasi ang bili na namin dito sa buko eh, 10 pesos na eh. Di, per piece? Per piece. Pag diniliver na po dito, 20. Ha? Yes po. Ah, sila yung si taga climber bibili ng 10 to 12 pesos ata sir. Depende sa line. Ah, okay. Kasi syempre bubuhat. Ano, akyatin, buhatin pa, deliver pa dito sa amin. So, bibenta sa inyo ng 20. Pero yung ano, yung pang salad lang na ganun sir. Hindi na namin kinukuha yung malauho ganun. Alam niyo na 'yon. Alam na din nila. Alam din na din sila namin. Sila na yung mag-classify doon sa taas. Doon pa lang classify na nila. Oo, para mas hindi na sila hindi na nila pipitasin yung hindi pa pwede. Oh, yes, sir. Galing ah. Tapos ang kwan naman nila yung kwan mga matitigas na talagang binubukod na ta kwan. Paglagay sa gata. Panggata na yan. Panggata na yan. Jen, ikaw ba ay sadyang negosyante simulat sa pool? Yes, direk. Bata pa lang po ako eh. Talagang nagbebenta na ako ng sibuyas, lasuna, mga kamatis. Pag nagbibiyahe na po kami, grade 2 pa lang ako, sumasama na ako sa lola ko sa San Jose. Nagbabackload kami yan. Nasa truck ako na nakasakay. Tapos pag uwi yun, saging inaakyat namin sa San Jose. Pag uwi naman po is yung kamatis, sibuyas yon. Tapos inaalok-alok ko na din po dito na nakabike lang. Tapos nakitira na ako doon sa tita ko. Talagang ako na po yung nagbabantay pag hanggang nagkuleyo ako. Mabuko pa pag uwi ko ng hapon. Nagbibiyak na ako niyan. Kinakayod ko 100, 200 na pieces ng buko. Binibiyak ko. Tapos madaling araw, ginagawa na namin yan. Nagmamasa na naman kami. Tapos, high school ako noon, 2.5 kilometers pa yung, yung lakarin ko bago ako makarating doon. Kasi minsan nalilate na akong pumapasok kasi nga, gumagawa pa kami ng buko pa. Pero, yun yung naging inspiration ko. Na hindi na dapat maranasan din ng mga anak ko ngayon. Yung naranasan ko nung bata ako na nakikita na lang ako sa tita ko para makapag-aral. Yun yung inspirasyon namin ni Dom na bakit ginagawa namin itong business namin. Hindi naman yung yumaman eh. Yun yung ko dito, hindi lang yung sa pera-pera lang or sa ang inaano namin dito is yung makatulong din sa community din namin, makapag-aral lang yung mga anak namin. Yun lang kami. Yun yung pangarap lang namin. Okay, ngayon naman, dito tayo sa production area. Dito na tayo sa production. Dito, dito yung ginagawa ko sa umaga. Sine-check ko yung mga kwan dito. Okay, ito, niluluto ko yung filling. Dito niluluto yung fillings. Oo. Ito na yun, ito na yung buko. Oh, yan na yung buko na kinayod kanina. Yan na yung kwan niya. So, ilang ganito ang niluluto mo araw-araw? Sa ngayon, pagka kwan, lima na ganyan. Limang kaldero. Limang kaldero.
So yung tatlo na ginagawa na lang doon? Ginagawa na. Ito na lang natira. Anong oras ka nag-umpisa magtrabaho? Umaga? Sa umaga naman, pagka-kwan, mga 5 o'clock, ganun. 5 o'clock. Tatrabaho ka na? Tatrabaho na ka na. Pagka-kwan, depende sa stock. Mabilis lang naman. Ayan. Ganito sila gumagawa. Ito yung ano, crush niya. Ito na yung kwan niya. Crush niya. Nilalagyan ng design na ganun para kwan naman. Hindi siya kukulubot. Yun. Galing niya, eksakto. Nasanay na sila. Pagkatapos niyan. Okay, so ito yung unang step. Oo. I-mold niya doon sa lalagyan. Yan. Ito. Katapos po, anong next? Nung pag na-ready na yung... Ito na, maglalagay na siya na fillings. May timbangan. Oh, tinitimbang para pantay yung kwan. Panahin niya matatansya na pare-parehas yung dami ng buko. Hindi na siya matansya. Kasi... Basta yung weight na lang. Pantay yung meron. O, ganyan lang. Ito simple. So yan, natakpan na. Okay. Okay. So ilang pie ang kinalalabasan niyan everyday? Yung isang karga na yan, abot siya ng 100. Kaya pagka... Yung lima, 500. 500 na. Dito yung mga oven. Dito yung oven. Ah, dito mainit. Medyo mainit talaga ito. mainit na seksyon. Oh, okay. Dito naman yung... Dito na niluluto. Dito na niluluto. Dito na pinapasok pagka luto na. Na designer na. Ganito, nire-rest muna kasi. I-rest muna para kwan. Gano'ng katagal ang resting? Mabilis lang at mainit naman dito sa lugar na. Okay. Tapos dito na yung... Dito na yung... Yung... Packaging. Packaging. Siguro later ipakita natin yung... Yung naglalagay sa boxes, nagluto na. Ah, po po. Ay, opo. Pag may naluto na. Apo, mamaya po. Okay. Next tayo. Ito, sir. Ano to? Wala
Dito yung pinagta-travel namin dun sa mainit pa na Bukopay. Napupunta sa store. So, mariretain na mainit siya rito? Opo. Pag-transfer doon, doon sa kabila na store, meron naman akong ganyan na lugar na hindi siya mapasok ng ibang pan. Para kung gusto nila mainit, mainit. Pero pag lalamig na, doon na nila ibabox na. Ah, I see. Pero marami silang ganito. Sabi ko kay Mando, matamis ang... Ay, opo. Oh, matamis yan. Ito yung masarap na pangkain na fresh na buko. Oo, masarap yan. Yan yung masarap talaga. Matamis yung laman at saka yung sabaw. Ang buko dahil hindi kailangan gamitan ng fertilizer. Hindi. Hindi sanay. Pero kung gusto mo, pag mass production ka, na gusto mo talaga productive, magpo-fertilize ka. Mm-hmm. Hindi yung mga yan ma'am, hindi ko pa ginagamit. Yung nilalagay ko lang para hindi siya pasukin baka ng mas ano. Mas masarap pag ganitong klase ang gawin mo buko. Ginagamit namin yan ma'am. Pero parang ito kasi mas gusto-gusto ng mga taong titidnan din pagkakuan picture silang ng picture ko nanghihinayang ako pagkakuan. Yung mga na matigas na ganyan. Mamaya babagsak na yan at pagtutubo, pinapamigay ko, ilalagay ko lang so, dyan. Gusto oh, yung gustong kuan. Sabi ko nga, mapalakaibigan tong nyug na to. Puro pinapahingi yung bunga. Pero minsan, yun, tinatanggalan ko yung kuan. Lalo na pagka medyo shortage. Masipag siya mamunga, no? Parang yung sa akin, no? Yung ano, dad, nagagamit pa ba yan? Yung dry na? Nyog na ba yan? Or... Nyog na. Nyog na nga yan. Yan yung patutubuin nila. Patutubuin. Tapos pagka naggagata kami, yan din. Yan na. Mapapakinabangan din namin. Okay. San tayo ngayon? Dito kami tumatambay ni, ano, ni Jen pagka... kwan na. Mm. The ongoing. Oh, ito yung ongoing na gagawin kong mini hall, pension hall. Okay. Minsan pagka matag-ulan, open na open to, marami silang pumupunta. Kaya naisip ko na ganyan. Minsan meron sila 20, 30 person na meet, parang meeting place ang gagawin nila dito. Wala akong mapaglalagyan na ganyan sa kanila. Eh, kaya sabi ko, gawaan na natin to kaya ongoing pa lang yung kwan niya. Tapos ito naman sa mga pinagtatanim ko ng mga buko, eh, hindi ko naman akala na parang siya na yung nagbibigay attention ng view. Mm-mm. Oo. Yung ganitong kwan niya. Noon, sabi ko, tanim ako ng tanim. Hindi ko namin namalayan. Yung palang buko pa yung business na tutungo. Yung business. At ito naman na, nagustuhan naman ng mga tao yung dinedevelop na kwan, innovation. Ilan ang tindahan niyo ngayon, Sir Dom? Dalawa dyan sa labas, sir. Okay. Ang kwan. Talagang farm din ng dating. Oo. Wala na kasi yung mais. Sa'yo rin to? Eh, para sa bayaw ni kwan. Ni Jen din. Ito, puro maisan. Ngayon lang, simula pandemic, ngayon lang nabahayan to. Nagkaroon ng bahay-bahay. Oo, nagpatayo ng mga bahay-bahay na dito. Dati bukid lang talaga. Bukid lang talaga noon. Yes, noon kasi napakamurang bilhin ng mais. Ang nyug, Opo. Ay, parang ganito, sir. Ayan. So, mga tao mo to? Opo. Mamaya, di bababa doon. Yan, mga... limang grupong ganyan. Opo, opo.
Ito pa oh. Mm-hmm. Ito pa. Ito, magkasama sila. Ayan. So isang grupo lang yan? Apo. Yung isang grupo, dalawang tricycle, ganyan. Mm. Pag napuno na. Nakakalayo rin sila kung saan-saan? Nakakalayo din, sir. Marami, saka marami dito sa kwan din. Dito kasi sa amin, marami kaming ginagamit na buko. Kaya makukonsume na at makukonsume pag iikot din sila. Meron at meron sila makukuha. Minsan, pagka medyo mahina ang bunga ng buko, ginagamit ko yung sasakyan, susunduin ko dun sa talagang malalayo na. Oo. Dito yung family house namin na bahay namin. Ito, yan. Apo, yung pabasok sa likod niya. Ah, sa likod. Apo. Puntan natin. Apo, pumuntahan natin mamaya, sir. Ah, sige. Katas na yun ng buko pie. Yung unang business namin ng networking. Ito na yung highway, papuntang Isabela. Papuntang Isabela. Sa Manila rin ito. Pabalik na Manila. Oo po. Manila, Pangasinan, Gabaysiha. Dito ang daanan nito, isa lang to, lahat ng buong Cagayan. Dito lang lahat ang dito daan. Dito lang lahat. Madadaanan nila. Kaya dito din, busy road. Oo. Na parang ang gandang, yan yung sinasabi namin. O sakaling mapatayon to. Ah, ito yung elementary school. Opo, ito po. Dito ba tayo nagkita? Kanina po. Kanina? Opo. Ayan. Okay. Igil ka ba? Aba. Para ano, to helping yung mga kapwa MSM ni ko, sir. Para din, it helps din po sa mga kapwa ko MSM ni sir. Yung mga product po nila dito sa Region DOS, kinukuha ko yung mga product nila. Ito yung mga taro chips, mga okra chips. Meron na din dito yung sa Bulacan, sa Isabela, yung okra chips, bestseller. Tapos sa Cagayan. Mga kapwa MSM ni ko din. Oh, maganda to ah. Opo. Roasted in shell. Favorite. Masarap yan. Sa okra chips. Ay, may big na wine ka pa. Ay, yes sir. Product lang din ng dito. Ayan, so ito na yung store. Yes sir. Malit lang kasi dito naman sir, puro take mostly take out naman. Abot lang yung mabilisan lang kasi mga traveler. So, abot lang yung gusto nila, ngayon, alam na naman nila yung mga product namin. So, walang masyadong, hindi na kami nagpapa-dine-in dito. Mm-hmm. Eh, pag gusto nila ng dine-in, punta na lang dun sa farm din natin. Coffee? Yes, sir. Product na din dito sa Dinidisplay na nila. Dinidisplay na lang? Oo. Mga ibang negosyante rin. Okay. Yung mga mabili, kinukuha ko na talaga kung bumibili na ako ng mga bulk na. Yung mga mabibili? Opo, box-box na din po ang kinukuha ko kasi weekly na din kami nagpo-purchase para wala nang utang. At least maliit man lang. Nakakatulong din naman ito. Yes, ma'am. Lalo na po yung mga nag-i-start din. Ang sabi ko, label nyo para may-promote ko din. Yung sa mga kapwa ko, MSM din. Lalo na yung mga nag-i-start din. Tingnan natin dito sa loob, ma'am. May laman na to? Wala pa, sir. Kasi pinapalamig pa yung mga... I see. Yun lang. Ito lang. Kasi simple yung story na kami. Hello. Si Buntis. Ito, ma'am? Kwanto siguro?
Soon. Tingnan nga naman, ano to? Sofa? Sa ano din yan? Sa Ilocos. Dito na din sa Biskaya. Ay, sa Mela ko yan. Okay. So yung mga buko nandun pa, yung linuluto pa lang. Yes, sir. Yung ginagawa pa lang dun sa... Yung kaninang madaling araw, yun na lang din po kasi yung natira. Ito lang, patingin, tingnan natin. Ito. Opo. Ano na sila sa kaninang, ano, kaninang... Madaling araw. Madaling araw, yun na lang po yung ano. Yung batch, kaninang madaling araw na buko, ubus na. Ito na lang po natira. Galing, no? Dito. So, yung nakita natin kaninang ginagawa, yun yung maya-maya dadalhin dito sa store. May tray na po doon. Oo. Yung may parang yung sasakyan, yung tri-scale, pero may kolong-kolong na. Oo. Kolong-kolong na may sarili siyang ano, box. Close van na. Close van. Next, next target. Ang next. Kinopia ang close van. Puntahan pa natin yung isang store. Ay. Pwede na yun. Saan ba yun? Ayun, puntahan natin. Ayun, yung kalaban niya itong mga tao. Opo. Sila yung 25 years na. So, 25 years. 25, 18 years. Sir, suggestion ko, mas lakihan mo pa yung karatula mo. Ay, opo. Mas gandahan mo pa. Opo. Ayun niya yung susunod ko na gagawin ka. Oo. Okay, ito yung another branch. Ah, left and right, ah, opo. Para ano, lahat sagap mo, ah. Kaya nga, sir. Ito yung store kung saan ako nagsimulang gumawa noon. Dito. Opo. Dito. Parang ito, 28 years na. Ito, almost doon, 25. Mga, ito yung talagang... Dito ka nagtatrabaho noon? Doon ako sa kabila. Sa kabila. Kami yung... Doon ako nagtrabaho nung... Una. Kaya... Ganito yung kwan namin. Alam na... Yung produkto nyo sa ano? Alam po. Yan yung mga kwan. Sinaunang kwan namin. Ito yung pangalan ko si Jay. Ay! Alam. Tumutulong na? Opo. Masagta Kwan. Diyan na yung kasama kong Kwan. Kaya nakadala-dala na ba? Libro niya. Para... Bago pumasok sa school. Ito yung pinagbantay ko. Mami, anak nila tumutulong na. Anong name mo? Jade. Jade, ikaw panganay. Jade. Jade, kunin mo na itong mana. sabi mo, Jade, sabi mo, ngayon pa lang, ibigay nyo na yung akin. sabi niya, yan daw gusto niya, magiging business din. Sabi niya. Kumuha entrepreneurship. ABM po yung plan ko ngayon. Nice. Saan ka magka-college? Mga sa SMU din lang po. Dito sa Nueva. Sa Bayambong. Oh, mag-entrepreneurship ka sa Lasal. Kaya naman ng parents mo. Bas, galingan niya. Galingan niya pa. Bakit hindi naman imposible? Diba? Kasi hindi ang number one ano doon, yung connection. Opo. Basta yun ang binabayaran mo doon, yung connection. Yung pag-aaralan, pare-parehas naman yan eh. Okay. Nasa bata yan, pero yung connection lang doon. Doms.
kumusta yung happy ka na yung araw. Sabi mo nga, kahit pagpilitan ng parents mo, hindi talaga kaya. Pag-araling ka. Tapos ngayon, ikaw, napag-aaralin mo yung mga anak mo. Kumusta yun? Masaya talaga. Dahil, yung nangyari sa akin noon, napangarap ko din ang mag-aral pero walang kakayanan. Ngayon, sa awa ng Diyos, meron naman na. Mapag-aral ko naman na yung mga anak ko, kung sino man, kahit sa mga staff ko, meron din akong mga staff na nag-aaral habang nagtatrabaho sa akin. Masaya ako. Tanggap ko kung ano yung magagawa nila basta makinig sila sa akin. Kasi ako, kung may pera siguro, may kakayanan yung magulang ko nun, baka hindi lang ganito ang inabot ko. Baka mas marami pa akong maikakalat na magandang bagay asal sa mga tao. Dati ko nag-star si Ma'am Jen. Oo nga. Dito pa rin yung... Parang nilagay lang namin sa kwan. Pero meron kaming store doon sa ano, sa bayan. Oo. Parang mas maganda to kaysa sa kabila. Parang... Mas malamig. Malamig dito. Oo, malamig. Medyo mainit po kasi doon. Sabi ko kay Sir Dom, yung mga, ano, ang number one investment mo, yung signage. Gandahan mo na sumisigaw ng malaking-malaking. Ito kasi, sir, ano, inaano ko na gusto namin i-develop, kaya hindi ko ginagalaw. Baka ito yung next namin, ano, kasi ito yung lote namin. Ito maganda noon, kaso nung napaayos ko, naglagay ako ng magandang signage, kinuha ng highway. Nag-widening. Sabi ko, ganyan muna ang gagawin ko, i-renovate ko to, yung lahat ng store, lalagyan ko ng parang nandun sa low bike, yung pizza, may buko halo-halo. Ito yung next namin. Next para, pero meantime na nasa pipeline yung plano. Okay. Unahin mo na yung malaking sign. Yung sign. Unahin mo na yung may ilaw para malaki. Yung next na yun din ang sinasabi din ng customer. Kasi ganoon ang ano eh, ang biyahero eh. Apa. Anong nakikita niya malaki, ang tingin niya yun ang pinakamaganda. Oh, malaki. Malaki talaga. Malaki talaga na mailaw. Pero iba pa rin pag malaki. Dito kami nung una. Dito ako gumagawa. Noon. Nung una. Production po namin. Gagawa ako ng madaling araw. Iiwanan ko na yan. Si Annalyn. Yung kasama ko dito. Iwanan ko na, siya na yung nagtitinda. Laki to! Maluwag to, sir. Pwede yung gawing restaurant to? No? Meron, may bakante sa likod. Kaya iniisip ko, medyo tapusin ko muna siguro ngayon taon. Tapusin ko muna yung nandun. Kahit yung kwan lang. Pwede ko na itong maiwan. Yung mga uso ngayon na mga cafe, yung halos bubong lang. Apo, na yun lang. Sabi ko nga kayo, stress, na, oo. Sa taas, ano lang. Kwadrado. Oo. Square top. Simpleng ganun lang. Tapos lang. Damihan mo ng ilaw. Next dito. Puro bakal lang yung ano mo. Apo. That maganda na ngayon at meron mga tubular, medyo mas mura kaysa sa kahoy. Oo. Si kahoy kasi hindi ka na makakabili ng ganung kalaki ng size eh. Kasi bakal, kagaya ng ginawa ko doon. Laki pa ho. Apo. Maluwag pa, nasa 200. Laki pa. Sa'yo pa yan lahat yan? Oo, sa amin pa. Old house kasi to noon, kahit ito, giniba ko ta yung mga pundasyon niya. Oo. Hindi na siya pwede. Kinain ng anay, parang ganun. Yung lumang kahoy yan. Lumang kahoy, sir. Ganun na yung mga main kwan niya. Main body.
Kaya yung mga kusina niya noon eh. Pwede mo pa rin kunin yan pang accent mo doon sa ano. Opo, opo. Gigibayin ko ito pagkakuan. Ito ang investment doon. Tapos yung nandun sa tapas, tapat ng nilabasan natin kanina. Siguro rin yan? Oh, yun yung bagong bili na pwede kong ito paglilipatan doon sa isa. Kung matatapos yung terms na gano'n. Let's go to your house. Nah. Ay, sige, sige. Punta daw sila doon. Sige, highlight. Oh. Yeah. Walking distance from you. Thank you. Kortam nga rudan. Wala pa, sir. Ah. Wala pa. Wala pa. Alam mo naman, sabi ko nga, nakabahon sa isip ko eh. Ako nga, hindi ako nakapag-aral. Eh. Kaya sa dapat, mapag-aral ko din yung mga... Anak mo? Oo. Pati yung ano mo, yung cafe mo, lagyan mo ng malaking signage na this way. Apo. Ah, ito ang bahay mo. Ah, ito po. Maluwang din ah. Maluwang din, sir. Kaya... Oh, walang interest si Jen mamili ng lupa-lupa noon eh. Mura pa noon. Pero at least nakabili pa rin kayo. Ako kasi mahilig sa mga ganyan. Unang business ko na. Unang business. Opo. Ito ang negosyante, ang bahay. Magulo po. Sa inyo to? Sa amin to. Ito yung kwan, yung unang bahay namin. Yung napundar nyo doon sa unang business namin na kwan, mga jewelry products, ibon, yung mga. Okay. And nung pandemic, eto, ginawa namin nung pandemic to, kasagsadan ng pandemic eh. Natapos ko yung production dun, sinunod namin dito. Ito no. Tapos susunod na yung pwesto? Ayos. Yun ang next na ano namin. Next na, susunod na. Ay, eto, design lang. Parang ito, akit tayo dito. Pero pwede mo i-second floor to ah. Pwede po. Nakabang. Nakabang na ganun. Pero parang akit ka kasi dito. Gusto mo magkape-kape. Pwede dito. Luwan ng kape-kapehan mo ah. Yung mga bata, pagkagabi, nakakaabang, sabi ko. Okay. Pwede mo itaas to? Pwede po. Pag may maluwag na budget. Yung mga bata kasi, gustong-gusto nila nanonood ng ilaw-ilaw pagka kwan. Dito na sila. Dito sila, yung mga bata na, dito na sila. Kasi pagdating namin ng gabi, tulog na sila. Hindi na na-istorbo. Kaya naisip. Diyan na din sa, dyan naman ang gusto nila. Tikman ulit ang halo-halo. Ay, may halo-halo ka rin. Na po, buko halo-halo. Okay. Ang gayon, nga rin. Ang tayo. Tayo mga halo-halo. Ang galing, no? Yung bahay mo, parang compound, eh, no? Parang compound po. Ano to? Mga ano mo lang? Abo-abubot mo lang ito, yan? Ito, mga abo-abubot ko. Kasi... pagka nagbibilad sila ng kwan, nadadamay yung maliit na parking ko noon dito. Ngayon, pag naglalabas sila, mga abubot para hindi nakasingit doon sa loob ng bahay. Ayan. Mga ito, parang ngayon lang nagkaka-enganyo na ayos-ayusin mga ito eh. Ayan, nililinisan din ngayon. Nakikita nila na... kwan. Baryo lang dato eh. Baryo po. Ay, nag-iiling ay. Adayupay. Adayupay, mga 4 kilometers. Lagpas sa junction. Junction, papasok na ganun. Punta ka ng Ifugao, madadaanan mo. Diyan ang daan pupuntang Ifugao. Opo. Yan, sa junction.
naikot na natin yung kan, mga store. Okay, pwede niyo bang ikwento sa akin ano na yung mga, dahil sa dito sa Bukupay business, ano na yung mga napundar ninyo? Nagkaroon kayo ng cafe, nagkaroon kayo ng farm, bahay, sasakyan, nakapagpaaral. Ikwento nyo nga yan. Blessing po na yung tagpi-tagpi na store po namin. Si, ano, nakakatuwa na sabihin na kahit papaano yung sa 5 years namin na sinagaan, sinipagan namin, napakikidil sa mga customers namin is nagbunga. Yun yung grateful kami, blessed kami kay Lord na meron na kaming kahit papaano, meron na kaming production na medyo mas maluwang, na kahit na on the spot andyan yung mga government partners namin eh bibisitahin, very kahit papaano, presentable. Nakapag ano dan din kami ng farm namin na tinatamnan namin ng buko ngayon is nasa ano na, mahigit siguro 300 na din na puno, and then nakapagpatayo na din kami na kahit na mali din namin na bahay, nabayaran na din namin po yung sasakyan namin, yung dream din ni Dom, nakabili na din siya ng mini dump truck niya, and then yung nabili din namin na mali na lot, beach lot po sa Gonzaga, yun, napaka-blessed kami. Hindi yung sa material, pero kahit papaano, ngayon is, noon, once a year lang kami nakakapag community service ni Dom noon. Eh ngayon, nakaka 4 times a year na kami na nagfi-feeding program, yun noon. And so blessed. Kumusta? Lalaki pa kayo? Pag-pray natin na lalaki pa para mas marami po kaming matutunan direct. Ay matutulungan, sorry. Anong mga plano niyo? Gusto ko makaka-expand kami sa ibang lugar para yung masisipag dito na hindi ko na kailangan nababantayan sila na yung ipopost ko doon para lalago din sila ng kagaya namin. Yung dream po din namin, mas makilala pa yung Dom's Bukupay, hindi lang na din dito sa Biskaya kundi sa iba't ibang provinces natin po, or region. Mm-hmm. Galing ha? Oo? Oh. Saan yung binili to? Sa Ilocos, sir. Meron kakilala si Jen doon na ano, kasama namin nagsiseminar sa Coco Crack. Ito yung produkto niya. Opo, opo. Mga ganyan. May malaki pang halo-halo. Ito yung buko, ano niya. Anong difference nito? Pareho din yan, ma'am. Oo. Kasi baka mandi yun. May malaki ulit na ano? Sa inyo, that's direct. For both of us daw. Ay, direct. Oh my. Oh my. May miss kutsara na kayo dyan? After this, ano lang, mag isang formal interview. Ay, yun lang ano yung finished product. Oo, opo. Tapos, isang interview lang tayo na formal interview. Tapos na tayo. Ito yung kabagan, sir? Opo. Hindi, yung bihon. Buko bihon. Buko bihon. Ah, buko. Okay. Buko, saka bihon. Punong-puno. Grabe. Nakuha na ni Ella to? Mm-mm. Tapos itong avocado, tanim nila yan. Yan yung natira daw, okay. Sabi ni Ma'am Jen. May nakita ka dyan, may nakita ka dyan. Ganun. Ikaw nagluluto? Yep. Multitasking ka, sir, doon. wala pang pambenta sa mga take-out na outside na yun. Pinokontrol ko pa lang yung kadami ng magagamit. Thank you. Pero kung okay na to, pwede na to. Yung babalik. Yung Shanghai. Homemade Shanghai. Kasi pagka ganyan kasi fresh na, hindi siya ma-frozen na. Hindi frozen. Ito na yung bagong lutong Bukupay. Yan na yung bago.
Yun, kaya madaling araw. Yan yung mainit na ngayon. Yan yung buko lumpia. That picture. Yan yung... Hatiin mo there. Ay, ma'am. Makita yung buko. Yan yung dinadayo nila na gustong-gusto nila. Sao. Yan o. Buko lumpia. Buko laman yan. Pag may pumupunta dito, ngayon lang ako nakarinig na. Tapos kasi diba ito mamatamis. Kaya naipag-isipan ko. Alatan mo. Para sausaw naman sa suka. Para mag-ano sila dito. Gusto yung intimidor. Sarap. Wala nga servings. Thank you. Sarap. Sa Santa Ana, marami naman. Doon ang maganda. Cagayan. 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 Marami na ding mga farm, ano doon. Dragon fruit, banana, mga kakilala. Kaya kilala ko din yung mga ano. Namasyal kami doon eh, nagkainganyo. Yung pinuntahan namin, nagkainganyo kami. At nag-ahenti ako. Tapos pati ako nakabili din. Naramay ko na benta? Nag-ahenti po ako, 3%. Si, ano, yung pinsan ni Dom, 5%. Binigay niya din sa akin ng 3%. Tapos ako din, nakabili na tuloy kasi na Ilang hektarya? Ano po, maliit lang po. Maliit lang, parang subdivision siya. Pero ang front niya, beach. Oh, po. Maganda yung ginawa ng ano. Naka-front ka talaga sa beach. Opo. Ano okay na lang. Okay lang din sa amin kasi kahit maliit. Alam mo, pag dumami ng tao doon, hindi pwede tayo mag-occupy kasi maraming buko doon. Pwede mong bitbitin na yung negosyo. Or pwede na kaming gumawa doon, ma'am. Tara. Gusto niyo pa buko-pay pa. Buko-pay. Hindi, kailangan mo kumain. Anong mga aral na mapupulot sa buhay ninyo? Meron po. Kasi kami ni Jen, nag-umpisa talaga kami sa walang-wala. Ang isa pa, yung respeto sa sarili para manatiling irerespeto ka ng mga kliyente. Ikaw, Jen. Sa business po, gawin lang po natin tama. Diretso lang po tayo, be positive. Wala naman pong nag-start na boom agad yung business po. Nag-start naman po siguro tayo halos sa small din na business. Pero yun po, sipag, tiyaga, and then laging mag-pray lang. Lahat po ng gawin natin ay ipag-pray lang natin kay Lord. Lahat ng plano natin ay pag-pray lang lagi lang tayong positive. Yun po yung yung sipag at tiyaga mo at mag-pray ka lang. Mag-pray lang po tayo. Lalo na sa mga nag-i-start na mag-business. Anong pwede niyong message doon sa mga kababayan natin na mahirap pero nangangarap? Yung mga kababayan nating mahihirap, hindi natin palaging iniisip na mahirap. Lahat naman tayo, pinanganak tayo, walang damit eh. Kaya tayo, araw-araw tayo mangarap na ikakayod natin ng trabaho na maayos. Huwag kayong gagawa ng kwan, ng mali. Alam naman natin kung ano yung mali na at tama eh. Kaya nung pagka ginawa mo mali, siyempre mahiya ka sa mga tao, mahiya ka magtrabaho, mahiya ka sa lahat. Yeah. Gawin mo na lang habang maintindihan mo ng ibig sabihin ng buhay. Magtrabaho ka na magtrabaho. Ako noon, ganun iniisip ko eh. At sabi noon sa akin ng tatay ko, bata ka pa, bakit ka alis mag-aral ka? Pero ang nakikita ko sa kanila eh, mahirap. Mahirap noon. Mahirap, ngingiti-ngiti na lang ako. Before ako pumunta dito sa Biskaya, tindero ako ng palengke. Gulay sa palengke. Pagkatapos noon, magpakain ako ng baka sa bundok, sa bukid. Hindi ko naman nakalang kwan. Nainggit na ako doon sa mga kaklase ko noon na sila pupunta ng eskwela, naka-uniforme, eh magbibinata na. Wala na, hindi na ako nagpaalam sa tatay ko. Nalaman na niya na nandito ako sa trabaho nung time na yun.
Hayaan nyo. Pagdating ng araw, mag-aral ako. Pero hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, hindi ako nag-aral. Oo. Pero yumaman ka na. Experience. Mayaman ako sa tao. Pero sa respeto ng tao, talagang mayaman ako. Sa tao, mayaman ako. Pero sa trabaho, ganun pa rin ako. Nagpapasalamat din ako sa mga sumuporta sa amin. Yes. Ikaw, Jen. Yes, sir. Sabag dito. Wag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga, di ba? Pag mahirap tayo, dream big para lagi kang araw-araw na positive and then lagi kang dapat may pangarap para matupad mo yung pangarap mo. Sipag, tiyaga, sabi nga. And then mag-pray. Yun lang. Yun ang importante. Yun ang pinaka-importante. Yun yung ano namin. Yun yung sikreto namin ni Dom. Wala naman kaming puhunan dito eh. Dream big lang. Okay. Malaki rin yung investment nito. Malaki rin investment nito. Oh, malaki din, sir. Kasi ito, itong stay, ginawa ko na ito, naabot na siya ng 70,000. Ito? Oo. Oh. Kami na mismo gumawa. 70. Ito ay 7,000 na to. Dalawang plate. 14,000 na. Yung pintura lang pinagawa ko. Pintura niya kuan na. 5,000 na yan. Pang-deliver lang sa store to? Sa store po. So eventually pwede mong gawing yung rolling store siya? Pwede po. Ganyan na siya. Ito na yung tray-tray na pinagpapatungan. Tray-tray siya, no? Apo. Para hindi siya magkadikit-dikit na lalabas sa store. Ito, gumawa ako ng trolley na ganyan para hindi sila mahirapan. Hindi... Sige. So yung unang batch kanina bago tayo umalis, nawala na yan. Nawala na. Na-deliver. Pumunta na sa store. Kaya freshly baked talaga ang gawa natin dito po. Yun ang sekretong inaalagaan para puro sariwa ang kahit itatravel nila. Kaya minsan, nung saan-saan kami pumunta ni Jen na ngayon. Travel sila. Hilig din silang mag-travel. Saan na kayo nagpunta? Pwede na ito. Pwede na. Ayan. Ito na siya. Sanay na sanay.
naman yan, Sir Doms? 20, ma'am. Itong tray ito, 20 ang kwan niya, batch niya. Pero sa oven, 30. Hindi sila sabay-sabay, no? Naluluto. Kaya iniigot ko yung ikot din nila. Yun. Saka ibabaligtad ulit. Yun. Dito ma'am, meron kaming gloves dito pero mainit, malulusaw yung plastic ng gloves. Importante malinis naman na yung kamay mo. Ayan ha, malulusaw ang gloves. Huwag nang hanapin ang gloves, ha? Dahil malulusaw ang gloves. Malulusaw ang gloves. Okay, yung pagka hindi mainit. Okay, pwede niyong i-invite yung mga audience natin. Saan nila kayo matatagpuan, saan nila kayo pwede puntahan. Phone number, Facebook account. And, thank you, Derek. My pleasure na napuntahan nyo ang Doms Buko Pie dito sa Bagabag na Vizcaya. So, sa lahat po ng gustong mag-avail o maging resellers o distributors, partners namin dito sa Doms Buko Pie, we are located po dito sa Bagabag Alley or Buko Pie Alley ng Tuo North, Bagabag, Nueva Vizcaya. And then, search nyo lang po yung Doms Buko Pie. And message nyo po ako sa personal Facebook account ko na Jeneline Apigo Pawig. Phone number? Ang phone number po is 0917-5636-414 and 0977-83166-78 po. Okay. Diyan lang kayo, ha? Ella, anapin mo yung Buko Pie kanina doon. Pakainin yes, natin sa larito. Ay, kayo ng Buko Pie. Saan? Parang ito yung ano, yung interview namin na talagang iyak. Nakaka-touch kasi yung mga question ni Derek. Tinanong pa ni Derek kung walang hadlang doon sa ano, pagyaman. Diba? Hindi naman ano-ano, hindi. Hindi talaga. Wala sa pinag-aralan, no? Marunong siya sa tubero, siya yung naggawa ng ganon. Yung mga ano namin, ma'am, ganyan. Siya lang nang ano, yung nag-design sa mga sa yeah. Si Sir Dom ang ay yung walang laman. Okay. Ah, ganyan na lang. Ayan. Si ayan, Sir Dom, ikaw ang humawak. Ayan. Iganun pa konti. Ayan. Tapos Ma'am Jen, ayan, subukan mo si Sir Dom. Kunwari, ano, bagong kasal. Mga mamaya, magkakaroon na naman ng ading si, ano. Hindi na, ang dami ko ng halaman. Sobrang dami kong halaman. Ano na yung problema na ako sa kung ilalagay. Okay. Thank you so much. Let's go. Thank you. Ma'am, thank you. Thank you, Sophie. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.
Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.